magila aking Diyos. Sa isip ko di kita makita, Panginoon. Ba't ngayon ako'y nag-isa, wala
Welcome back po, mga ka-broadcast. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na sa ating pinagkaloob muli upang magkasama-sama sa ating programa sa UCAP, Tinapay at Tubig ng Buhay. To God be the glory. Marami pong mangyari, marami pong kaganapan, pero naniniwala po ako na ang Diyos ay tapat at hindi po siya magpapabaya. Mayroon pong naganap na hindi sinasadya at hindi inaasahan na isang malagim na pangyayari ng pagsabok po sa bansang Lebanon, sa Beirut po. At 100 ang kumpirmadong nasawi, samantalang libo-libo po ang sugatan. Sasama natin sila sa panalangin dahil marami po tayong mga kababayang mga naroon at still missing. Dalawa po sa kababayan natin ang sinawing palad na kumpirmadong nawalan po ng buhay. At let us pray na ito po ay matanggap ng kanilang pamilya, itong panibagong hamon at dagok sa kanilang buhay. So bago tayo magpatuloy sa ating programa, katulad po ng nakagawian natin, tayo po ay darako sa panalangin para sa ating bansa at sa mga special concern natin ngayong hapon po ito. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, aming Ama, salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin sa kabila ng patuloy po ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila at sa ibang probinsya sa Bulacan at Laguna. Hangad po namin ang patuloy na pagsunod ng aming mga mamamayan sa mga ipinag-uutos upang patuloy po na mapigilan ang tinatawag na wave of transmission. Sa kasalukuyan, ang kaso po ay tumataas ang bilang sa mga positive sa coronavirus, pero patuloy po kaming nagpapasalamat dahil napakataas po ng bilang ng recoveries at yung mortality rate ay napakababa. Ganun pa man, hindi po namin ikinagagalak na mayroon pong nasasawi, lalo na po sa kaganapan sa bansang Lebanon. Idinadalangin namin na ang bansang ito ay inyo pong samahan sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanila. Higit pong nakasisinda na pangyayari ang magkaroon ng malaking pagsabog na ikinasawi ng maraming mga mamamayan, kabilang po ang mga kababayan naming mga Pilipino. At ayon sa datos, meron pa pong 12 Pilipino ang nawawala at hindi pa ho na tatagpuan. Hangad po namin ang kaligtasan ng mga taong na iwan sa guho ng saninang pagsabog sa bansang Lebanon. At idinadalangin namin na samahan mo po yung mga sinawing palad, yung kanilang mga mahal sa buhay, palakasin niyo po ang kanilang loob. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, bigyan niyo po sila ng katahimikan, ng kaaliwan sa mga oras na ito, sapagkat alam namin na ang pagsubok na ito ay isang mabigat na pangyayari. Pero naniniwala po kami na ang iyo pong panukala ang siya pa rin masusunod, ang iyo pong kagustuhan ang siya pa rin mapangyayari. At tinangad namin na makita ng mga taong ito ang kabutihan sa likod ng nakagigimbal na pangyayaring ito. Patuloy po namin itinataas sa inyong aming bansa. Pangalawa na po sa pinakamataas na kaso ng bilang ng positibo sa virus sa dito sa Southeast Asia. Una ang Indonesia at pangalawa ang Pilipinas. Pangatlo ang Singapore. Dinadalangin po namin ang mga bansang ito na patuloy niyo pong samahan at patuloy na bigyan po ng tapat na pagsunod ng mga tao upang hindi na po maisalin pa ang virus na ito. Sa halip, mapigilan po itong maisalin sa iba pang mga tao. Hinangad po namin ang patuloy mo pong pagbibigay ng karunungan, lalo na po sa mga doktor na ibinilang na po ngayon sa grupo ng mga nagpapasya kung anong mga dapat gawin. Hinangad po namin na pangunahan mo po ang mga doktor na ito para maisakatuparan ang mga hakbang para lalo pong matulungan ang aming mga kababayan na gumaling at mapigilan na po ang pagkalat pa ng virus na ito.
Salamat po sa panibagong araw ng programa sa aming dito ngayong hapong ito tungkol sa tinapay at tubig ng buhay. At nagagalak po kami na minsan pa magkasama-sama sa ere upang pag-aralan ng iyong mga salita. Hinangad po namin na ang mga tao ay patuloy na makinig sa kabila na mayroon po silang mga pinagdadaanan, makita nila na may pag-asa lagi sa iyo. Sa iyong salita ay may kalakasan. Sa iyong salita ay mayroong patnubay. Sa iyong salita ay mayroong pong kapangyarihan. At tinangad namin na sa aming pong programang ito ay patuloy na maluwalhati ang iyong banal na pangalan. Muli, salamat sa panibagong pagkakataon na mapag-aralan ang iyong mga salita. At nais po namin na abutin mo ang mga taong nakikinig sa Luzon, Bisaya at Mindanao at sa iba pang panig ng Asia na maging instrumento ang programang ito upang maabot ang kailang buhay at mabigyan po sila ng pag-asa sa kanilang mga pagkatao. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Hinangad po namin ng tagumpay sa aming pong programang ito at naniniwala kami na lahat po ay inyo pong hahawakan, maging ang mga instrument, ang mga gadgets, ang microphone, ang audios, ang sound system, sa inyong kamay po namin tinataas lahat. At patuloy po namin hiningi na pagpalain mo ang UCAP production, lalo na po si Sir Kevin at ang mga staff ng UCAP. Salamat po o Diyos sa patuloy po na pag-ipo mo rin sa TBN Asia to support this program. Pagpalain mo po ang lahat-lahat ng programa ng TBN Asia at kayo po ang patuloy na magpala sa aming mga supporter. Muli at minsan pa, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat sapagkat iyo ang kapurihan, kalawatian, kadakilaan at tinangad po namin ang patuloy na kapayapaan at tagumpay sa aming bansa. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan na Yesu Kristo ang Panginoon tagapagligtas, ito po ang aming samod na langin. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito dahil sa panibagong araw po na ibinigay niya sa ating buhay. At ating pong welcome, yung ating pong regular co-host na. Narito na po. Nagtimpla po siya ng kape. At ngayon po ay makakasama natin para sa programang ito. Siyempre po, ang ating napagandang lalaki, no? Si Kuya Jenel. Puri ng Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Hallelujah. Ito na po yung kape na pampagising po. Dahil mahirap po yung nagsasalita. Minsan nakakaantok po. Sa, ang sarap po kasi dito sa ating studio. Malamig po. Malamig po ang aircon. Tapos maulan pa sa labas. Kaya masarap pong itulog eh. So, okay. Kuya Jenel, kumusta na po? Tatlong araw na tayo magkasama, no? Sa mga biyahe. This is our last day na. Oo. Mas maghiwalay na tayo kasi Friday na eh. Oh, Friday, Saturday, Sunday, Tuesday na ulit tayo magkikita kasi 2 weeks tayong magse-self-quarantine sa church eh. So, dalawang linggo confirm na ata. Dalawang linggo ata kaming hindi magkikita-kita sa church ngayon dahil po sa self-quarantine for 15 days. Para po sa kapayapaan, no? Sa kapayapaan ng bawat isa, matiyak ang kalagayan na lahat po ay maayos ang kalusugan. So, gayon pa man po, alam natin na patuloy tayong lumalaban sa labang ito. So, ngayon po ay magpapatuloy tayo uli sa pag-aaral ng salita ng Amen. Diyos. No? Pero bago dyan, baka may gusto pang sabihin si Kuya Jenel para sa mga tagapakinig natin sa oras na ito. Yun nga po, napaka-importante ng unang yung bungad kanina. Bibigyan din ko lang po ulit. Yun, yung nangyaring pagsabog doon sa bansang Lebanon. Kung titingnan po natin, may mga kababayan po tayong nadamay. At naniniwala po ako, sa ayot natin sa gusto, nasa kapahintulutan po lagi ng Panginoon yung mga ganyang klaseng trahedya. At yung mga kamag-anak po, yun, yung mga nasa na ulila sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay,
Panalangin po natin na mas lalo silang tumatag sa panahon na ito at i-comfort sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. At sa mga taga-subaybay po natin, patuloy po natin na pwede po kayo mag-comment, no, Bishop? Oo, pwede. Kung ano marami po yung, na nag-comment eh. Kung ano po yung... Sa ating maagang mga viewers, Ate Rose Giola mula sa Cavite, Ate Rose Domingo mula sa Espanya, Summer Simal, the Korean, mula sa Pasig. Sa Ate Loretta. Kuya Ricky Pabalan mula sa Thailand. Ruben Pentinio Duenas mula sa Batangas. Wow. Ayan, Mark Anthony, Yulo Dipip, no? Hello to all viewers, no? Mayroon tayong Dipip dito. Mamaya mayroon ng Deportin. Yung pamangkin ko pala, Deportin. Raimundo de Guzman, from Pastor Raymond. Sa Bornay. Mm-hmm. Bornay, Nueva Ecija. Hindi ho Brunei, ah. Bornay, Nueva Ecija. Salamat po sa mga maagang nakiisa sa atin sa programang ito. Nagagalak po kami na makasama kayo ngayon sa ating patuloy na tinatalakay tungkol sa buhay ni Joseph the Dreamer. Yan po yung mga amen tinatalakay natin. At marami na po tayong napag-usapan eh. No? Marami na po napag-usapan. At bagamat nakakagimbal yung nangyari po sa Lebanon, ay patuloy po nating isama sa panalangin na yung ayon sa datos, 12 OFW nawawala sa ngayon. Mga Pilipino po nawawala, hindi pa sila matagpuan. At 2 po ang confirm na namatay na out of those 100 people na namatay sa pagsabog na yan. Kakagulat na pagsabog. Parang pagawaan ng paputok, ano? Opo. Ano siya eh? Pabrika. Pabrika. Kasi malapit na ang December, kaya siguro nag-imbak na sila ng mga ingredients sa pampasabog. Yung ammonium nitrate yung ano eh? Yung pinakamalalang... Na dahil nilagay ata sa basement, lalong uminit, lumikha ng napakalakas na pagsabog. Ang laki ng crater na nalikha, mm-hmm, no? Parang vulkan na sumabog, na lumikha ng malakas na putok at nagkaroon po ng pinsala sa mga ari-arian at sa buhay ng mga tao. So, patuloy po nating ipanalangin ang kapayapaan at kaayusan para po sa bansang Lebanon at yung mga sugatan po, makarecover po sila sa lalong madaling panahon at bumalik din po yung normal sa buhay nila. Praise God. Salamat po sa Diyos dahil kahit 100 po yung namatay, yung 4,000 po, malaking bilang po yung bagamat sila po ay sugatan, alam ko po na sila ay makaka-recover sa tulong at sa biyaya ng Panginoon. So, pray for them. At another na balita po, April 15. Opo, required na. Po, required na po yung face shield. Mm-hmm. At batas kung gusto niyo pong umorder, pwede po kayong umorder. Meron po tayong isang kapatid, si Apostle Serge Damias. Presyong makatarungan lang. Sinagtaasan na naman, Bishop. Marami na raw order sa kanya eh. May nag-order ng libo-libo. Naalala niyo po, 300 sa LRT. Lunes, 300. Sa bangketa. Ngayon, nakita ko yung mga po, 60 pesos na naman isa. Bumalik na naman sa presyo. Ayan. Dahil na law of supply and demand sa economics. So pagka maraming gusto na kumuha o bumili, tumataas ang presyo talaga niya because of law of supply and demand. Pero kapag marami na naman yung mga ano na yan, marami na naman yung supply, stock, bababa naman yung presyo niya. So kung gusto niyo pong umorder, meron tayong mga... May kaibigan tayong pastor na yan po yung kanyang negosyo ngayon. PM lang po o DM lang? PM lang po. Yung mga gustong umorder ng libo-libong mga face shield. No? Direct PM message po. Ayan. Direct po ito, direct. Direct sa isang negosyante na. Marami po kasi kaibigan negosyante itong ating pastor na ito. So, kung kailangan nyo po sa kumpanya nyo ng face shield, PM us, Lord. PM po lang kayo dahil kami po ay tutugon sa inyong panawagan. Okay po, meron pa ba tayong balita na dapat na... Siyempre si Bunso, happy birthday, Bunso. Oh, yun! Dalawang Bunso. Hira, yun. Yung Bunso ni Bishop at yung Bunso ko, 8 months na po siya ngayon. Praise the Lord. Yung Bunso po ni Kuya Jenel, 8 months na. At si... Si Baby Ella. Hello, Ella. Yeah, no? Si EJ naman po sa Espanya ay nagdaraos
ngayon, no, August 6 ng kanyang kaarawan. August 6 po ang kaarawan ni Bunso. Mayroon siyang ka-birthday si anak ni Kuya Willie Wilson, kapatid ni Pastor Rico Almazan. Si Hana, si Ana sa ano po sa Kapampangan, Silent Edge, so Ana. Si Hana Almazan, ano po, may asawa na pala si Hana. So kalimutan ko po yung apelyido nila. So happy birthday rin po kay Hana Almazan. Nakalimutan ka apelyido niya ng asawa. Kasi importante naalala niya yung middle. Naalala ko yung middle niya, no? Sa pagkatalaga. Siya po ay nagdaraos din ng karawan. Magka-birthday sila ni EJ. At advance happy birthday kay Mona. Malapit na pala. Yung ating babying ganda, no? Si Miss Universe. Malapit na rin po ang kanyang birthday. Holiday, August 19. Alam mo, itong magkakapatid na ito, puro holiday ang birthday. Siya ang aking bishop, siya ang ring bearer ko, di ba? Oo, no, napakapalad mo. Grabe, ring bearer mo si Mona. Mm-hmm. Tapos si Ivana, December 25, birthday nun. Wow. Si Hashim, yung kapatid niya, August, January 2. Amen. Lumagpas ng tatlong oras eh. Dapat January 1 lang yun eh. Lumagpas ng isang oras lang pala. Alas 12, pumatak ng ano eh, alauna. Lumagpas na ng isang oras, kaya ano na, January 2 na yung birthday niya. At yung ate nila si Amira, malapit din sa holiday eh. November naman yun. Kaya alam, hindi siya natapat sa holiday. Yung lola kasi nila, Andres Bonifacio Day ang birthday. So, November 30, Andres Bonifacio. No? Parang si Pastor Andy Villaluz. Andy Villaluz po, November 30 ang birthday. No? So, okay po. Meron pa ba tayong dapat na ibalita? Wala na. Naalala nyo na lahat ng birthday. Bilib ako sa memory nyo. Si Yuan, baka malapit na rin ang birthday ni Yuan eh. December pa, malapit na. Berna. After ng August, September. Bilis. So, yung mga inaanak ko, wala mo lang ano ngayon. May nakita ko, sa December, hindi na uso yung pera. Ang nakalagay sa sobre, face mask na. Face mask na lang parigalo. Ano? Parigalo. O, kayo po mga inaanak sa September, paghahandaan na po namin kayo na regalo, mga face mask, face shield, no? Ano pa ba? Hygiene, alcohol. Mga hygiene supply. Alcohol, yung mga ganyan na regalo. Huwag na kayong mag-ano kay Ninong ng regalo kasi walang mga trabaho ang Ninong at Ninang. Kalimutan muna natin yan. Mga relief goods ang ibibigay sa inyo. Mga pang-relief goods muna ang iahanda ni Ninong at Ninang para ibigay sa inyo. Ay, nako, itong Pilipinas ang napakahabang selebrasyon ng Pasko, no? Hindi ko maunawaan bakit napakahaba ng Pasko sa Pilipinas. Kaya naniniwala pa ako, hindi hadlang itong pandemya para magdiwang yung ating bansa. Eh, tingnan mo, August ha, mga, nagde-decorate na yan, makikita mo. Yung mga Christmas song, maglalabasan na. Maglalabasan na yan ng Christmas song, tapos mga yung kalsada natin. Si Jose Marichan, malamang naka-face mask na, hindi na pagkumanta. Oo, pagkumanta ng Christmas in Our Heart. Top notcher po yung awit na yun, Christmas in Our Heart. Napakaaga ng Pasko ngayon. Amen. So, kakaibang Pasko to. Amen. Kakaibang Pasko. Dahil first time na mangyayari sa buong mundo na may pandemya na magpapasko. Maganda yan. Time, no? Online first Christmas party, online raffle. Zoom ano? Ganun. Oo, Zoom celebration. Raffle. Sa Zoom mag-celebrate. Tapos yung kanya-kanyang handa, papakita na lang sa Zoom kung anong handa, no? O maghanda ka ng ice cream, maghanda ka doon ng lechon sa isang Zoom, no? Ay, nako. Kakaiba po itong Paskong ito. Pero naniniwala po ako kung si Kristo ay nasa ating puso, yun yung totoong Pasko. Amen. Araw-araw po yun. Yun po yung masarap na natin si Kristo. I-celebrate. Celebrate natin yun. Nang isilang ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay po. No? Bago tayo pumalaot pa, review lang po natin, natalakay natin kahapon, no? Yung meron na tayong apat na punto eh, letter C, yung unang punto natin.
ang letter C po natin ay check. No? Amen. Check. Check your... how you love yourself self and your work. No, yung po yung unang pinalakay natin, letter C. Check how do you love yourself and your work. Pangalawa po, letter O, yung tinalakay natin. Offer your whole being. Good, no? Offer your whole being And everything to God. God, no? Ang keyword natin dyan is trust. No? Pangatlo na tinalakay natin, letter M. No? Mold your character through rejection and failure. At ang ating keyword ay mold. M-O-L-D. At kahapon po, yung ating tinalakay, start with the letter M uli. No? Maintain a listening ear while you work. At ang ating pong keyword dyan ay peace. No? Kailangan po maging payapa tayo, dahil kung hindi tayo payapa, hindi tayo makakarinig eh. Kaya we need to be peaceful para marinig natin po ang tinig ng Diyos. At yung tinalakay po natin na keyword kahapon ay letter P, prepare yourself in whatever circumstances in life. Dapat handa po tayo sa anumang mga mangyayari sa buhay natin. Pangalawa, expect God's favor for you. Kahit po may iba't ibang pangyayari sa buhay natin, sa likod po niyan, may pabor pa rin ang Diyos. Letter A, acknowledge His purpose in your life. No? Ating pong kilalanin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Letter C, create an opportunity to succeed. No? Marami pong mga pangyayari na pinapahintulot ng Diyos para makagawa tayo ng paraan na magtagumpay. At panghuli po, letter E, sa peace, experience God's powerful work in you. Naniniwala po ako, kapag tayo po ay nagpasakop sa Diyos, mangyayari po yun. Mararanasan at mararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. So, yan po yung tinalakay natin kahapon. At mamaya po, excited po ako na ipagpatuloy ito, pero babalik po tayo para makinig ng mga magaganda at mga inspiring na mga awitin mula sa ating mga artists from UCAP. We'll be right back.
Come
Praise the Lord! Welcome back, mga ka-broadcast. Tayo po ay magbabalik sa ating pong topic sa about Joseph, his life. At yung topic po natin ay pinamagatan natin, Joseph the Dreamer. Nice po natin na i-acknowledge muna yung ating mga artists. Yung pambungad po na awit ay napakaganda ng title, Langit Kapag Kasama Ka. At yung dalawang inawit ngayon, yung Tagumpay, ang band from Mindanao. Dasig band from Mindanao. At yung pong Lakbay na inawit naman po ng ating mga awit na si Oshba. Mus. Napakaganda ng kanilang mga pangalan. So, salamat po sa mga napaka-inspiring na mga awitin na nilikha po mula sa salita ng Diyos at sa kanyang kabutihan. Okay, now, Kuya Jenel, tutuloy na po natin yung ating excited na po ako. Punto. Sa bago nating ano? Nating punto, start with the letter I. Amen. Intelligently focus on a higher purpose or goal. No? Intelligently focus on a higher purpose or goal. Dapat po nakatuon tayo sa mas mataas na layunin. Kumbaga, looking for the big picture. Kasi may mga tao na ang masyadong pinahalaga yung maliliit na bagay, samantalang yung mas malaking bagay ay nakakalimutang pansin. No? Pansinin. Pero kung nais nating magtagumpay, katulad ni Joseph, kinakailangan nating maging matalino na nakatuon sa higit na mas mataas na layunin o hangarin. No? Intelligently focus on a higher purpose or goal. Basahin natin sa Genesis chapter 37 verse 9. Sa Tagalog, Kuya Jenel? Genesis chapter 37 verse 9. Ito po ang sabi, na naginip uli si Jose at isinilaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at ang labing isang bituin ay yumukod sa aking harapan. Wow. Ano raw po nangyari? Yumukod sa aking yumukod harapan. Yumukod sa kanyang harapan yung alin daw? Yung araw, buwan, at bituin. Ang labing isang bituin. No? Maliwanag na ang interpretation niyan ay nanay niya, tatay niya, at ang kanyang labing-isang kapatid. Kapatid. Hindi kasama yung babae. No? Kasi si Dina, yung isang kapatid nila na babae, meron silang kapatid na babae. Kasi sa kanila, binibilang lang na lalaki. Lang. Lalaki. Oo, lalaki lang yung binibilang. Kasi sila yung binibigyan ng authority. So, dito po sa English, sabi dito, then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream. And this time, the sun, the moon, and the 11 stars bow down to me. So, itong pong panaginip niya ay ikalawa sa kanyang panaginip. At ito pong si Joseph, sinishare niya agad eh. No? Shout out po sa ating mga kapatid. No? Si Brother Oliver Caliwag, nandito po siya. Kuya Oliver, thank you for watching. Si Pastor Sunny the Korean. Puro mga taga-tondo yan, mga batang mga taga-tondo po ito, no? Mga kababata ni Isko, ni Mayor. Florentina Baclatin from Spain. Roy Baltar. At God bless us, no? Salamat po sa inyong mga patuloy na maganda yung sinabi ni Pastor Raymond de Guzman. Praise God ang lalim at tibay ng relasyon ni Joseph sa Diyos. Amen. Totoo po yun, na napakalalim at napakatibay ng relasyon ni Joseph sa Diyos. Kaya pag-uusapan po natin kung paano siya naging intelligent. No? Intelligently focus on a higher purpose yan. Or goal. Ganda yan, pambihira. Okay, what is a purpose? No? Your purpose explain what you are doing with your life. So pag sinabi na, pag pinag-usapan natin yung layunin, ano ba yung layunin mo, ano ba yung hangarin mo, ito yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. No? Sa Bible po, maliwanag na napakagandang hangarin yung sinabi ni Paul sa Galatians 2:20. Sabi dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ living in me. Amen. No? Yun po yung hangarin ni Pablo. Ano raw ang hangarin niya? No? Mabuhay na si Kristo na yung buhay niya. Amen. No? Yun po yung hangarin niya. Kasi
siya po'y kasamang napako ni Kristo. Meaning to say, yung kasalanan niya ay kasamang napako ni Kristo. At pagkatapos, kung nabubuhay man siya, hindi na siya ay nabubuhay, kundi si Kristo na. Basahin mo nga, Kuya Jenel, sa Tagalog. Ano eh? Ang ganda niyan eh. Parang exchange life, sinasabi niya rito eh. Galatians 2:20. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Purihin ang salita ng Diyos. Diba? Napakaganda po ang hangarin yan. Si Kristo po, nagbigay din siya na isang magandang hangarin. John 15:16. Sabi dito, God has chosen us, no? For a wonderful purpose. Amen. To bear fruits that remain, and whatever you ask in my Father, it will be given to you. No, sinorkat ko po yung John 15:16. Pero tingnan natin sa Tagalog. Ano po yung John 15:16? Ito po ang sabi, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Praise Amen. The Lord, no? So, meron pong layunin ang Diyos sa pagkakapili sa atin. Ano raw yung layunin dyan? Mamunga, manatili ang bunga, at ano raw pong hilingin natin sa pangalan niya ay ipagkakaloob. So, grabe po, no? So, dapat po nakapokus tayo dun sa layunin kung bakit tayo ay nabubuhay. Kaya maliwanag po, intelligently focus on a higher purpose or goal, no? Now, tingnan po natin si Joseph. Nung nanaginip siya, pang ilang panaginip yung binasa natin? Pangalawa. Tapos sinare niya agad sa kanyang mga kapatid. At yun yung naging dulot ng kakaibang pagbabago sa buhay niya. Bakit po? Kasi nagsimula ng mag-isip ng masama laban sa kanya. So, nice ko pong mag-ingat tayong lahat. Beware. Sometimes we get into trouble because we reveal too much of ourselves who don't deserve to know anything about us. Paalala lang po, no? Ulitin ko po. Sometimes we get into trouble because we reveal too much of ourselves. Minsan po, tayo'y nakakapasok sa isang mabigat na suliranin dahil masyado nating ino-open yung... Ino-open, binubulgar yung sarili natin sa mga tao na hindi naman dapat na may malaman patungkol sa atin. No? Who don't deserve to know anything about us? Eh, kaya lang, Bishop, parang may question. Hindi naman ibang tao yung pinag-sharean niya. Mga kapatid niya. Mga kapatid niya. Pero, magiging bunga yon ng pagkaingit sa kanya. Biro mo, second to the last siya Lesson na rin pala, no? Oo, hindi lahat second ng, to the last siya. Ibig sabihin po, Bishop, hindi porkit kamag-anak mo o kadugo mo, wag basta-basta mag-open. Yun yun, dapat. Maging maingat din tayo. Hanggat hindi pa talaga nare-reveal yung purpose ni Lord, huwag mo munang ipagyabang eh. Parang naging mayabang dito si Joseph eh, no? Kasi parang na-overwhelm na rin siya. Kasi maaari. Na-overwhelm siya. Sunod-sunod kasi yung kapatid niya yung panaginip. Ikaw ba naman sunod-sunod na managinip ng... Ng ganung kaganda, no? Sigurado, may kukwento mo. Oo. kaso hindi niya naisip na yung pinagkwentuhan niya, mga panganay sa kanya. Opo. Na may hangarin na maging leader sa pamilya nila. Siya, second to the last. Kasi bunso si, di ba si... Benjamin. Si Benjamin. Tapos siya yung next. Pangalawa siya sa bunso I think, Bishop, nadala na rin din siya ng kabataan niya. Kasi yun, sa mga edad niya. Tama. Hindi niya talaga mailihim yung sobrang excited niya. May punto ka doon, no? Talagang totoo yan. Minsan kapag tayo po ay immature, parang nagiging mayabang tayo. Kung ano nung mga nasasabi natin, mga nakikita natin, mga pangako ng Lord, hindi tayo nagiging maingat. And dahil sa hindi natin pagiging maingat, nadadala tayo doon sa mga pangyayari, nalalagay tayo sa balag ng alanganin. So kaya nga sabi ko rito, beware, mag-ingat tayo. No? Ulitin ko po, sometimes we get into trouble because we reveal too much of ourselves who don't deserve to know anything about us. Diba? Tama si Pacquiao, hindi naman niya binubunyag lahat ng kanyang yaman. Diba? Alam natin mayaman si Pacquiao. Parang ang nangyari po kasi kay Joseph, nagbilang na agad siya ng sisiw. Parang ganon, di ba? Sa sobrang excite,
Ay, hindi pa nga nangingitlog niya. Di ba? Halos hindi pa nangingitlog. Wala pa nga eh. Wala pa. No? Bali, pinagyayabang na niya. Oh, alam naman ng mga kapatid niya kasi marunong sila sa ano eh, sa sa paraan ng Diyos. So alam ng mga kapatid niya na yung sinasabi ni Joseph is about leadership na siyang magiging pinuno ng kanilang sambayanan. At hindi matanggap yun ng mga kuyas niya. Ng kuya niya, ng diko niya. Napili talaga siya eh. Siya yung na, sa labing dalawa, siya yung second binigyan. To the last siya, di ba? Siya pa yung napili. No? At talagang all the blessed talaga si Joseph. No? Kasi nakita ng Diyos yung puso niya. Amen. Di ba? Na isang araw talaga ito ay magiging karapat. Kaya po wala akong question kapag medyo may mga nauuna sa akin, kahit na ako ang nauna sa kanila, tapos silang nauna. Kasi nakita na ng Lord yung inaharap natin eh. Tama. Alam na ng Lord. Magandang ano yan. Hindi mo kailangan na makipagpaligsahan kung sila man ay nauuna sa'yo. Parang ganun sa mga kapatid niya. Kung meron mang ibinigay sa kapatid natin na wala sa'yo, maging mas maligaya tayo para sa kanya kasi alam natin na ang Diyos. Amen. Sumasa sa kanya. Amen. Maganda eh. Diyan sa punto mo yan, sasabihin ko itong susunod na quotation. Amen. Be kind, be fair, be true. Hallelujah. And all these things will come back to you. Always remember, what goes around, comes around. No? Magandang ano to, magandang quotation to. Dapat daw po tayong maging mabait, maging patas, maging totoo. Sapagkat lahat ng mga bagay na yan, babalik din sa iyo yan. May, eh, yung tinatawag na good karma. Oo, yeah. Alam mo, yung karma, it's Buddhist doctrine. Mm-hmm. Sa Bible kasi, meron din tayo, Galatians 6:7 eh. What you sow, you shall reap. That's the biblical biblical principle. Ano man tinanim mo, aanihin mo. Pero yung karma, yan po ay Buddhist doctrine. Buddhist term. Na kapag ikaw ay gumawa ng gaytong bagay sa buhay mong ito, sa darating na panahon, sa susunod mong buhay, eh, aabutin mo yung karmang yon. Kasi ang kanilang paniniwala, ang paniniwala po ng mga Buddhist, may reincarnation. Pag masama kang tao, ang yan, resurrection mo. Magiging masamang hayop ka. Malamang doon ka sa ipis. Oh, mapupunta ka sa ipis, mapupunta ka. Kaya itong mga Buddhist natin, mga kapatid, never harm any animals. Kasi naniniwala sila na yung mga hayop na yon ay mga espiritu ng mga ninuno nila. Yun yung kanilang paniniwala. Kaya meron silang konsepto ng karma. Tayo po sa Christian faith, wala tayong karma. We don't believe in karma. But we believe in what the Bible says. What you sow, we shall reap. Parang katumbas din yon ng faith ng Buddhist na karma. Kaya lang, yung karma, may konsepto po ng reincarnation. Amen. Na ikaw, pag namatay, o tayo pag namatay, mapupunta tayo ulit, mabubuhay ulit tayo sa hayop. Kaya dapat maging mabait ka. Tsaka ang faith nila by works. Oo, ibang kaya iba nga by works atin. Eh. Ibang-iba sa atin. Mm-hmm. Tayo, kaya dapat maging mabait ka. Maging mapagkawang gawa ka para mapunta ka sa magandang hayop. No? Kung gusto mong mapunta sa baka, yung espiritu mapunta sa baka, dapat maging mabait ka. Pero kung salbay ka, ayun, mapupunta ka sa mga pangit na hayop. Yung tulad ng sabi mo kanina, ipis, butike, daga. Kaya tingnan mo sa Buddhist temple, yung mga daba, parang sinasamba nila eh. Hindi nila sinasaktan kasi ang kanilang paniniwala, yung mga espiritu ng mga ninuno nila, pumupunta ron. Ba't ba tayo napunta ron? Because of karma. Karma. Ayan. Kasi sabi niyo, be kind. Eh. Oo. So, tayo mo po bilang mga, diba? Bilang mga mananampalataya, dapat maging mabait tayo, maging mabuti tayo, maging totoo tayo. Kasi, ano man yung tinali mo sa kapwa mo, aanihin mo rin. Diba? Yun yung golden rule na sinasabi ni Christ. No? Kung ano yung ayaw mo yan, na mangyari sa'yo, huwag mo gawin sa kapwa mo. Very good. Yan po yung golden rule. No? Kung ano yung nais mo na gawin sa'yo ng kapwa mo, gawin mo sa kapwa mo. Kung ano naman yung ayaw mo, huwag mo rin gawin sa kapwa mo. No? Yun yung mga biblical principle na makikita natin. Salamat po sa Panginoon kasi yung ganyang karunungan, eh, advance niyang ipinalam sa atin. Kaya kahit merong isang tao na alam natin na hindi na maganda na pakitunguhan, pero dahil ayaw natin mangyari yung nangyayari sa kanya, kaya yung sinusuklipan natin is love at grace pa rin ng Lord. Kaya nga, di ba, nagbigay si Kristo ng kwento eh, kung paano mo mamahalin ang kapwa mo. Di ba yung Samaritan? Napakaganda po ng illustration na yun. The Good Samaritan, ang ganda-gandang kwento yun. How do you love your neighbor? No?
merong isang tao, ninakawan, tapos binugbog siya, tapos iniwan na agaw buhay, dumaan yung una, yung... Ano, Levites. I think, basta ako. Yeah, una muna, Levites. Tapos sumunod, priest. Priest. Tapos sumunod na yung Samaritan. No? At nagulat sila dahil itong Samaritan, ito yung gumawa ng mabuti. Nung tinatanong niya, o sino sa inyo ang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa, hindi nila mabanggit yung Samaritan. Kasi alam nila, sila yung pinatatamaan ni Kristo. Kung sino pa yung mga tinaguri ang gaganda ng mga titulo. Oo. Sa pagiging Kristiyano. Diba? Kung minsan na totoong buhay po. Imagine mo, priest tapos Levites, nilagpasan lang yung agaw buhay na ano na ginawa ng masama. Hindi po ako naniniwala na aksidente na sila yung nagamit na ilustrasyon. Yung Levites sa priest. Kasi talagang yun yung buhay nila eh. Ginamit talaga araw, ni Lord. Araw-araw ng pamumuhay natin ngayon, Bishop, may relate ko lang din sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Kung ikaw talaga ito manggap bilang mananampalataya, tumanggap ka ng napakayamang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ito yung panahon ngayon na maging Samaritan na lang tayo, tulad nung nangyari doon, 'di ba? Yung good Samaritan. Kasi pag sinabi Samaritan, ano siya, 'di ba? Hindi siya pure na mix siyang lahi at hindi siya belong sa ano sa community ng mga Hudyo. Actually, they are excommunicated. Kaya yung mga Samaritan, ang Israel, may tatlong probinsya yan eh. Galilea, Samaria, at saka, sa bandang taas pala ng mapa, Galilea. Tapos sa gitna ng mapa, Samaria, at sa bandang maba ng mapa ay yung Judea. So, itong mga taga-Judea, hindi pwedeng dumaan sa Samaria kasi tinuturing nilang maruming lugar yan. Opo. So, meron silang dinadaanan dito sa may ilog Jordan. Meron isang daanan dyan na dun lang sila pwedeng dumaan kung yung mga taga-Galilea ay sasamba dito sa Judea, sapagkat sa Judea na andun yung temple, yung Jerusalem temple. So, dun lang sila pwedeng dumaan. Hindi sila pwedeng dumaan sa Samaria kasi tinuturing nilang marumi yung mga taong nakatira doon. Do you remember? Sa John chapter 4, nagulat sila bakit kinakausap ni Jesus yung babaeng taga-Samaria. Opo. Diyan nga, yun nakuha yata, di ba? Yung ating tubig, programa. Oh, yung tubig, di ba? Na kung alam mo lang, kung kilala mo lang kung sino tong kausap mo, sa kanya kahingi ng tubig. Dahil pagka binigyan kanya ng tubig, kailanman hindi ka na mauuhaw. Napakalakas po ng impact ng ginawa ng Panginoon sa buhay ng babaeng yun. Babaeng yun kasi sa lugar nila. Parang siya ang naging ano eh. Siya ang naging susi. Siya ang para naging, kumilala yung buong village. Amen. Siya yung nag-evangelize doon sa mga kababayan niya. Oo, praise the Lord. Talagang binuksan niya yung puso at isipan ng mga kababayan niya na natagpuan na niya yung Messiah. Amen. Halika kayo, sinabi niya kung anong meron ako sa aking buhay. At pagkatapos niyang sabihin yun, yung buong Samaria yung ay... Yung kapangyarihan ng testimony talaga, Bishop. No? Amen. Mag-share ka lang kung ano yung narinig mo sa Panginoon. Praise God. Naku, ang ganda-ganda ng usapan natin. Pero gusto po namin magatid sa inyo ng mga bagong awit po. Amen. Para ma-inspired po kayo habang kayo nakikinig ng ating musika. Diyan lang po kayo. Stay at tuned. Kami babalik. No? Huwag po kayong aalis. Set me free.
said not to come. How many times we supposed to forget? She said not to count. How many times we supposed to forget? Jesus said not to count. Just forgive and be free. Forgiven and free. Forgiven and free. Your grace and your mercy, they have set me free. Forgiven and free. Forgiven and free. My chains have been broken. Jesus set me free. Forgiven and free. Forgiven and free. Your grace and your mercy, they have set me free. Forgiven and free. Forgiven and free. My chains have been broken. Jesus set me free. Thank you.
carpenter, and you are my forever living God. Yes, you are my forever living God. Yes, you are. Praise the Lord! Welcome back, mga ka-broadcast. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos dahil muli tayo po ay ipagpapatuloy natin yung ating aralin tungkol kay Joseph. So, pinag-uusapan natin, Kuya Jenel, tungkol sa dream niya. Amen. So, we're going to study the power of your dream. Ngayon, no? Number one, start with the letter D. Desire to reach your purpose or your goal. Desire to reach your purpose and goal. Nung sabihin ni Joseph yung panaginip niya, na-persecute siya doon. Pero, naniniwala ako, yung desire niya na makamit yung panaginip niya, andun yun eh, hindi nawala. Kaya nagpatuloy siya eh, sa Panginoon eh. Diba? Hindi siya natakot, hindi siya nangamba nung mapawalay siya sa mga kapatid niya. Tinuloy niya yung pangarap niyang yun eh. So kapag ang isang tao, meron siyang pangarap, kahit anong mga circumstances ang darating sa buhay mo, hindi ka ano eh, hindi ka, yes, hindi ka susuko, hindi ka magpapabigil. Kasi pag may pangarap ka, ito yung ano eh, yung parang ano mo, kasi papay eh, ito yung spinach mo na pag kinain mo, nagiging malakas ka. No? May, ito yung nagbibigay sa'yo ng energy. Eh. May driving force. Oh, tama, yun. That's the word. No? Mayroong nagda-drive sa'yo para ituloy mo lang ituloy kung ano yung layunin mo at ano yung goal mo sa buhay. So number one po, wag nating mamaliitin yung mga pangarap natin. Kasi lahat ng mga bagay na nakikita natin, sa ating paligid, bunga ng pangarap yan eh. Amen. Diba? Mayroon lang nangarap na isang araw magkaroon ng microphone. Magkaroon ng microphone. May nangarap na magkaroon ng ilaw. Magkaroon ng ilaw. May nangarap na magkaroon ng eroplano. Magkaroon ng eroplano. Lahat ay bunga ng isang pangarap. There is power in your dream. Kaya number one po, letter D, desire to reach your purpose or your goal. Amen. So napakahalaga po nun. I-desire natin, no? Sabi nga sa Book of Proverbs, what man thinks of himself, so he does. Ano man ang iniisip niya sa kanyang sarili, siya yun. Anong paborito mong programa na pambata? Ako may programa akong pambata na paborito ko. Nung mga panahon na nag-aaral ako, siniskwela yung naabangan ko. Siniskwela. Ako, Art Angel. Amen. Alam mo kung bakit paborito ko yung Art Angel? Kasi yung motto eh. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Kaya mong gawin. Di ba? Na ang host po noon ay si newscaster na ngayon. Oo, saka yung pamangkin ni Ate Banji naging host doon eh. Angel something eh. Tama. Si Mixi Ambok. Nakalimutan ko yung apelyido, mm-hmm. Ano? Pero naging host din yung pamangkin ni Ate Banji. Si Roxanne. Si Roxanne yun. Isa yun sa mga pinapanood ko. Roxanne Barcelo. Si Roxanne B. Mm-hmm. Naging Roxanne B na yun eh. Si Roxanne Barcelo po. I think, dati siyang worship leader ng CCF. Isa sa mga worship leader eh. CCF makanta or... pala yun, Bishop? Si Roxanne kumakanta yun. Mm-hmm. Di ba yung last challenge niya, sumali siya sa ano, sa... nakalimutan ko yung ano eh, yung sa Showtime, yung pagandahan, pagalingan ng boses. Ang pinasok niyang mga kanta tungkol sa ano eh, tungkol sa
yung mga kantang pang teatro, yun yung sinari niya. Nanalo siya dun. Naabot siya sa finals. Kasi mas nakilala ko siya sa ano eh, acting. Oo, oh, sa acting, di ba? Uh-huh. Alalay siya ni Darna, uh-huh, alalay siya ni Amaya, uh-huh, etc. Marami siyang ginampanan eh, si Roxanne. No? At bakit natin nabanggit yun? Kasi nga yung sa Archangel, mayroong motor ron eh. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. So, ganun yung ano driving force ng isang pangarap. Amen. No? Kung may goal ka, kung mayroong kang layunin, eh, yun yung magtutulak sa'yo para maabot. Meron akong isang verse niyan, Bishop. Sige nga, about okay sa, nga. Basahin na. About sa dream. Mm-hmm. Kasi, na-experience ko po to noong mga panahon talaga na wala pa sa akin ang lahat. Mm-hmm. Di ba, Bishop? Pangarap pa lang, no? Pangarap pa lang. Ma-appreciate mo talaga isang bagay pag alam mo wala naman talaga sa'yo tapos nakuha mo. Di po ba? Bilang mananampalataya, hindi yung... Amen. Kasi noon ako, kung kailang mo nang... Kailangan ko muna mawalan tsaka ako ma-appreciate na mahalaga pala yung nawala sa akin. Usually, ganyan ang tao, di ba? Pero ngayon, naging mananampalataya tayo, baligtad na, di ba? Kung ano yung wala sa'yo. Lahat ng bagay, i-appreciate mo. Amen. Lalo na yung wala pa sa'yo. Hindi yung amen, mawawala. Amen. Hindi yung mawawala muna tsaka mo ma-appreciate. Saka mo ma-appreciate mo. Opo. Hindi nga maganda yun. Okay, ano yung verse na amen sinasabi mo? Simpleng-simpleng po. Palasak na po ito sa Psalm 37 verse 4. Ay, oo. Maganda yan. Sabi niya ganun. Yung desire. About the sa desire. Diyos mo hanapin. Ito po ang sabi. Oh. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Praise God. Sa, napakababaw yan. Sa English po yan eh. 37 verse 4. No? Opo. Ano ba yung sa English niya? Maganda yung bungad niya eh, sa King James Version. Delight. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Palakpakan naman tayo amen, dyan. Hallelujah. Maganda yung talatang yan, no? Kaya lang, may requirements eh. Kung gusto mong makamit yung, di ba, yung may requirements eh. Kung gusto mong makamit yung pangarap mo, sa Diyos mo hanapin. Amen. Huwag dito sa mundo. Desire to reach your purpose and goal. Amen. Parang kay Jose, talagang nakita niya sa Panginoon na talaga ang katuparan eh wala sa kanya kundi sa Panginoon. Amen. Okay, pangalawang malanggang bagay po, letter R, no? Reinvent yourself and use your God-given talent. Amen. What do you mean by reinvent? Parang muli mong ano, baguhin mo ang sarili mo. If you want to reach your dreams, if you want to reach your goal and purpose, kinakailangan i-reinvent mo yung sarili mo. At gamitin mo yung mga natatago mong talento. Diba? Reinvent yourself and use your God-given talent. Amen. Ikaw, nung makakilala ka sa Panginoon, paano mo binago yung sarili mo? Sa mga maling gawa o sa... Patungo sa pagbabago. Diba? May marami kang mga talent. Diba? Usually, pagbabago, nagsimula talaga ako sa sarili ko sa bisyo. Ayun yung unang inalis sa akin ng Panginoon. Amen. Pangalawa na yung masamang ugali. Oh, okay. Syempre, di ba? Si may kilala ako. New creation eh, di ba? 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, is a new creation, all things become new. Behold, all things kasi po, new. May nakilala ako na na-born again, na bago nga na wala yung bisyo, kaya lang yung ugali, hindi na bago. Naman. Wala nga bisyo, kaya lang yung ugali, parang naging worse. Ay, hindi naman magandang pagbabago yun. Amen. Ayan, tunay na pagbabago. Naniniwala ako sa loob eh. From worst to better. From better to best. From best to excellent. Amen. Tsaka from within. Hindi siya... Yeah. Hindi siya mababago ng... Kunyari, dahil sa bisyo lang, nasabi mo na nagbago ka na. Mm. Yung personal mong katangian talaga sa loob. Yung character talaga. Yung pagkatao, amen, yung attitude, yung personality mo, yun ang dapat talaga mabago. Naniniwala ako, yung talent mo, lalabas at lalabas automatic. Amen. Pagka kapag... nabago talaga yung amen, ano, panloob mo, lalabas yung galing mo. Eh. Yun, automatic diba? Po sa Panginoon yun. Amen. So, yun yung pangalawang bagay na amen tinutukoy natin sa buhay ni Joseph. Di ba? He reinvent himself and use God-given talent. Imagine mo, mula sa isang makapangyarihang pamilya, kilalang pamilya, laging alipin, pero nireinvent niya yung sarili niya. No? Gumawa siya ng best sa pagiging alipin. Tapos, ginawa niya yung best niya, binagbintangan siya ng isang kasalanan hindi niya nagawa. Napunta siya sa loob ng bilangguan. And then, he reinvent himself again. Amen. Naging pinuno siya sa loob ng bilangguan. At ginamit niya yung mga talentong binigay sa kanya. Ano yun? To interpret the amen dreams. Doon po sa bilangguan, naniniwala po ako, doon siya mas lalong tumalas. Oo, mas lalo siyang mas nahasa. Gumaling. Kasi,
biro mo, mayroon ng dalawang experiment eh. Mm-hmm. Yung panaginip ng dalawa niyang kasamang bilanggo, in-interpret niya yun. Tsaka sa loob ng bilangguan, bishop, sa ayot mo sa gusto, yung mga bagay na natip, kung ano yung lang yung bagay mm-hmm. na daladala mo sa loob ng bilangguan, yun lang yung mapagyayaman mo. Tama. No? At kaya, dun ka mag-reinvent opo, sa sarili mo. Kaya nga, pag may isang, kaya nga po, bishop, na experience ko, kapag may isang bilanggo, bigyan mo ng piso, ganun na lang kahalaga sa kanila yung piso. Mas ma-appraise it nila yung... Kasi alam nila, hindi nila kikita. Wala silang mapupulot na piso sa loob ng bilangguan. Ang naalala ko, yung nakapulot ka ng 100 pesos mula opo. Sa bubungan. Ay, grabe po ang tuwa ka nun. O, pwede bang kwento nga, paano ay, bang nangyari yun, yung 100 pesos na yun? Sa lahat ng senaryo ng buhay ko na nandun ako sa lugar na yun, ayun yung isa sa highlights eh. Tangaling tapat, eh, mm-hmm. yung mga panahon na yun eh, araw ng fasting ko, Bishop, mabanggit ko na, yung fasting talaga, mayroong himala eh. Amen, amen. Every Friday, nakagawian ko na pagising ko hanggang alas 3 ng hapon, hindi ako makain. Kaya yung rancho, yung supply. Yung supply na pagkain na binibigay nila, hindi ko kinukuha, binibigay ko yun sa kapatid ng tuwing Friday. By the way, yung mga televiewers natin, hindi nila mm-hmm. naintindihan yung rancho. Ano opo. Ba yung rancho na yun? Yun yung ano nila eh. Baka yung ano? Rasyon, kung tawagin. Yun, no? Kasi rancho. Yung rancho sa pangkaraniwang tao, opo. Yung... Ano, yung mga, maandun yung mga kabayo, kasi rancho yun. Sa mga farm, yan. O, sa farm, no? Pero yung rancho sa loob ay... Rasyon ng pagkain. Rasyon ng pagkain. So, yun po, yung tigot po yung Jenel, rasyon ng pagkain. Then, ano nangyari? Fixing ko na lang po, baka matakpan yung ano natin, o, dream eh. Yung binubuo natin, dream. Binubuo natin. Yun nga. Sa bagay, bahagi po talaga ng panaginip ko na rin. Mm. Gusto ko makaranas talaga ng isang bagay na himala ng mga panahon na nagpa-fasting ako. Yun naman talaga may power po talaga sa pag-ayuno. No? Ang hinihiling ko po sa kanya noon is talagang yung mga bagay na nakakapagpabigat sa akin habang nandun ako. Mm. Alisin niya yung mga alalahanin ko sa labas. Kasi ang dami kong kapatid na naiwan. Di ba? Nakawento ko sa inyo. Oh. Sabi ko, ano nakanangyari sa mga yun? Wala nang gumagabay sa kanila. Wala nang susundo sa kanila. Sa tuwing gabi, kapag hinanap ko sila isa-isa, yun yung nakakapagpano sa akin. Oh. Kaya noong time na yun, dumating yung oras na nag-fasting ako, maraming nag-alok sa akin na pagkain. Ang tukso talaga. Kung kailan ako fasting. Kung kailan ka fasting, ha, saka maraming nag-alok ng pagkain. Halimbawa, may isang kapatiran na... Kasi ganun eh, pag may, kunyari, kapatiran, dinalaw ng ano niya, nanay niya. Kung ano hindi nila para sa kanya, matitikman ko yun. Kaya ako, kahit na wala akong dalaw, para na rin ako may dalaw. Meron ka rin dalaw, para no. Kasi sa dami ng kapatiran natin doon na nagsishare, ayun nga, ang dami nag-alok sa akin. Hindi ko lang masabi na fasting ako kasi mabibreak ko yung ano eh, yung rules eh. Kasi pwede pag... mo naman itago yung pagkain, mamaya opo. Mo lang kainin. Hindi, minsan po, pag tinago mo yun, automatic. Yung pinagtaguan mo, makakain na rin ng ibang mong kasama. Meron pa lang magaling manghanap. Wala ka malilim kasi ron eh. Maamoy. Wala ka po maitatago doon kasi isa lang kayo ng ano eh, ng kwarto, isa lang kayo ng pinutuluyan. Sa madaling sabi po, sa dami ng pinalampas kong masarap na pagkain, ang sabi ko lang sa Panginoon, masarap sana yun ah. Lord, masarap po sana yung inaalok na yun. Pwede ba bukas o kaya mamaya matikman ko yun. Parang ganun lang yung nasa isip ko lagi sa tuwing may nag-aalok. At ang natatanda ko po, maglalabas dalaw, naligo ako. Yung mga dalaw nila pa, tinatawag na sa labas para umuwi. Sabi ko, maliligo na ako. Kasi pagtapos ko mag-fasting, automatic naliligo ako. At bago ako umawak ng tabo, nagulat ako. Pagkahubad ko ng damit doon sa CR, biglang may... Hangin. Yung CR kasi namin, walang bubong eh. Oh. Open doon eh. Pader lang na. pagkahawak ko ng tabo, biglang may bumagsak na napakalakas na hangin sa harapan ko. Ay, yan ba yung makikita mo yung daanan doon sa LRT? Ayan po, yun. Doon banda. Yung bungad, diba? Doon banda. Makikita mo sa gilid doon. From LRT 1 to LRT 2. Yun. Yung daanan na yun, diba? Dorm namin yun. Automatic. Pag dumaan ka rin, makikita mo yung dorm 8. Yun yung dorm na mga... Oo. Kakosa ko, kung tawagin. Yun sa dugtungan Doroteo Jose, Toronto Station. Yun. Kaya ang dami namin kinakawayan dun eh. Parang, pag dumadaan yung mga kapatiran dun, alaya na. Oo. Brother, andito na ako. Pero salamat sa Panginoon yung ngayon, experience kong yun. Sa dami grabe, na, no? Lumipad yung pera. Sa dami po ng pinalampas ko masarap na pagkain, ipinakita talaga sa akin ng Panginoon na hindi ako nagkamali ng pagtubad ko. Sa dealing namin dalawa yun eh, every Friday, na hindi ako titikim. Inom lang akong tubig, pero hindi ako titikim na kahit ano. Yung malayong 100 pesos, kasi opo. Pwede ka mabigyan ng pagkain, pero hindi ka mabibigyan ng 100. Opo. Yun nga, yung pagkabuhos ng malakas na hangin sa harapan ko,
parang ayoko na maligo kasi sobrang lamig ng hangin, kakaiba. Mm. At tinitingnan ko naman yung paligid ko. Hindi naman gumagalaw yung mga halaman eh. Doon lang talaga sa pwesto ko. Talagang papunta lang talaga sa pwesto mo. At after ng malakas na hangin na yun, maya-maya, may pabagsak na. May gumagalaw na 100. Eh, sakto-sakto, nandun si Brother Amboy. Maliligo rin. Dumating siya yung time na pagkatapos ng hangin, dumating siya. Maliligo rin. Bago pero siya, ikaw nakasalo, hindi siya. Bago siya, hindi. Bago pala siya pumesto, para ako si ano eh, Jaworski. Bumax out na ako. Dilipad mo na. Rebound. Nirebound ko talaga yung 100. Parang pagkakuha. Grabe, inunahan mo na pag-rebound. Ayan. Yung yan yung tinatag na reinvent yourself and use your God-given talent. Ginamit mo yung rebound mo. At simula ng Bishop, dahil nga nakita ko, tinignan ko yun. Inamoy ko, bagong-bago yung 100. Talaga? Kaya sabi ko, baka mamaya may mga hold-upper na nagpaagaw ng pera dun sa labas. Sinangin lang dito. Inaagaw pa dun sana sa dorm 8, ha? Ang ginawa ko po, tumingin ako sa mga bubungan, baka may mga naiwan pa. Pero wala na talaga. Nag-iisa lang siya. Para lang talaga sa'yo. Opo. Nag-mark po sa akin yun kasi yung halagang 100, birang-birang mahawakan ng isang bilanggo, lalo na walang dalaw na katulad ko. Totoo yun. Kaya nga sabi ko, pwede kang magkaroon ng pagkain pero mahirap kang magkaroon ng 100. Ang layo ng pinunta ng 100, bumili ako ng maraming kape. Ayan na. And then, pangatlo, letter E. Express and declare God's faithfulness. Amen. Diba? Hallelujah. Kasi pagkatapat ka sa Panginoon, kahit anong mangyari, eh, magaganap yung mga pangako niya sa'yo eh. So, yung pangatlo, letter E, express and declare God's faithfulness. I think, and I believe, honestly, si David, si yung lahat ng mga biblical character, no? Si David, si Joseph, si Abraham, they express and declared God's faithfulness. Amen. Diba? Sabi nga natin nung isang araw, si David, sabi niya, mula sa pagkabata hanggang pagkabatanda, wala siyang nakitang anak ng Diyos na naging dukha. Diba? That's ito po yan. Because of God's faithfulness. Si Abraham, diba? The friend of God. Pinangakuan siya na magkakaroon siya ng anak. After 25 years, tinupad ng Panginoon. Sino pa? Si Moses, pinangakuan siya na magiging deliverer. After 40 years, no? 40 years siya sa Egypt, 40 years of wilderness, then 80 years, tinawag siya ng Panginoon at lagi siyang tagapagligtas ng buong Israel. For 40 years, ginabayan niya ang Israel na makapunta sa lupang pangako. So, it is an expression and declaration of God's amen faithfulness. God is faithful. Amen? Mananatili siyang tapat. Ang kanyang ano, ang kanyang katapatan eh from generation to generation. Hindi kayang ano, hindi kayang ibain, hindi kayang baguhin anuman ang circumstance na darating sa iyo. Amen. Hindi po kasi siya katulad natin mga tao. Pagka nang ako eh, di ba? At saka kapag may nakatingin, pag may nakatingin lang tapat, pag wala na nakatingin. Hindi na tapat. Yan po isa sa inangako kay Joseph. Amen. Yun yung mga panahon na kahit na wala nakatingin, bilang isang alipin, yes, ginampanan niya yung kanyang pagiging matapat na alipin sa kanyang master. Kaya nga yung may bahay ng kanyang Panginoon, eh, nirebuke niya. Di ba ang sinabi niya? Yung bahay lang pinagkatiwala sa akin. Hindi yung may bahay. Hindi yung may bahay. Okay, napakaganda ng observation mo yun. Opo. Kaya isa rin po siya sa binansagan man of integrity sa Old Testament. Amen. Parang si Hub din, no? Amen. Do you still hold on to your integrity? Curse God. Amen. So that you might die. So yan po yung pangatlo. Express and declare God's faithfulness. Pang-apat po, start with the letter A. Acclaim and acknowledge divine mercy and hallelujah protection. I believe, inangkin ni Joseph yung divine mercy and protection. Bakit po? Kasi inuhulog siya sa balon. Diba? Kung iba lang yun, yung unang panahon, malalalim yung balon eh. Opo. Ang balon po ay isang uri ng bilangguan sa Old Testament. Si Jeremiah nahulog sa balon. Si David, naranasan niyang ihulog sa balon. Si ano? Yung tatlong Isaiah, naranasan niyang ihulog sa balon. Si ano naman? Si Daniel. Magkakaibigan, si Sadrach, Meshach, Abednego. Balon naman ang pugon yun nang inuhulog sila, di ba? Ang balon sa Old Testament ay isang paglalarawan ng bilangguan eh. Yung inuhulog karon, pero na-receive pa rin ni Joseph yung divine mercy and protection.
binenta siya bilang alipin, napunta sa bilangguan. And then, pang bilangguan, napunta na siya sa palasyo. Hallelujah. So, talagang yun, a declaration ng ano, ng kahabagan at protection ng Diyos. Bakit? Kasi talagang ang Diyos ang gumawa sa buhay ni Joseph eh. Dinala siya sa mga lugar na dapat niyang pagdalhan hanggang marating niya yung pangarap sa kanya ng Diyos. To become a leader of a great nation. Hallelujah. Diba? He became the number two man in Egypt. Wow! Praise the Lord. So, naku, napakasarap ng napag-uusapan natin, palalim ng palalim. At amen, malapit na tayong matapos at mabuo. Pero bago po dyan, muli tayong makikinig ng mga inspiring na mga awitin. Salamat po sa ating mga UCAP artists na nag-aatid ng gawain ng mga awitin yun. Kanina po, napakinggan natin yung Forgiven and Free at saka po yung isang awit na pinamagatang ano yung isang awit? Lakbay. Forever Living pala. Kanina pala yung Lakbay. Forever Living. No, ang Diyos po natin ay nananatiling buhay. Ngayon po, panibagong awit na naman po ang ating mapapakinggan. Stay tuned po. Diyan lang po kayo. Huwag kayong aalis. If I be lifted up, lifted up, I will draw all men to me. If I be lifted up, lifted up, I will draw all men to me. For you are lifted up right now. You
Kahit hinaharap ko'y di malinaw, langit ang tanging tanaw. Kahit hindi na sumikat ang araw, liwanag ko'y ikaw. Walang hinding sa mga tala o guhit ng palad ang huhugi sa buhay ko. Ang loob mo ay higit pa sa kapalaran. Ito ay kinabukasan, lubos pa sa inasam ko. Ano man ang mangyari, salita mo'y magsisilbi. Liwanag ko, liwanag ko. Matiliman ang bukas, siguradong aking lantas. Na liwanag mo, liwanag mo. Subukin man ang pananalig, kaluluwa'y tiwasay sa'yo. Di man batid ang mga plano mo, alam kong mabuti mga ito. Wala
aking landas sa liwanag mo. Silbing liwanag ko, liwanag ko. Welcome back mga ka-broadcast. Eto na po, praise the Lord. Magtatapos na naman po tayo, pero ganun pa man po, mabubuo natin yung keyword ngayon, no? Pinag-usapan po natin the power of your dream, no? Apat na pong punto yung ating tinalakay kanina. Una, letter D, desire to reach your purpose or your goals. Pangalawa, reinvent yourself and use your God-given talents. Pangatlo, letter E, express and declare God's faithfulness. Pang-apat po, letter A, acclaim and acknowledge divine mercy and protection. At ang nawawalang letter po sa dream ay letter M. M. What is the meaning of letter M? Maximize God's power and experience God's miracle. Amen. No? Dapat po tayo na mga nangangarap, tayo po na mga merong mga layunin, i-maximize natin, no? Gabitin natin yung ano, yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Para maranasan natin ang kanyang himala. Yan ang ginawa ni Joseph, eh. Diba? Yung talent, one of his talent is to interpret dreams. So, ginamit niya yun, minaximize niya yung binigay sa kanya ng Lord. And what happened? Nagkaroon ng himala, eh. From prison to palace. Ginawa siyang administrator ng buong Egypt. He became the number two man in Egypt, the most powerful man in Egypt. So, nangyari po sa buhay ni Joseph yon sa pamagitan lang ng kanyang panaginip. Diba? At dun sa panaginip niya, yun yung naging mitsa ng buhay niya para lalong abutin yung pangarap ng Diyos para sa kanya. So, nabuo natin yung dream, no? Desire to reach your purpose/goals, reinvent yourself and use your God-given talents, express and declare God's faithfulness, letter A, acclaim and acknowledge divine mercy and protection, and last but not least, letter M, maximize what? God's power and experience God's miracles. At talagang mirakulo yung nangyari sa buhay ni ano, ni Joseph. Bakit? Kasi biro mo, mula sa prison to palace, Amen. Ibang klase yun. Kung hindi yung himala, ewan ko na lang, anong pwede natin tawagin doon? Amen. Diba? It's a miracle from prison to palace. No? Parang kasaysayan ng PCMI Manila, from garage to glory. To glory, diba? From garage to glory. GG naman tayo. Mm-hmm. Si Joseph, PP. No? From prison to palace. No? Tayo po bilang mga tao sa nararanasan nating pandemya, pwede tayong mangarap, eh. Amen. Dream for much better world. Ito nga yung panahon na mas ma-practice mo, eh. Amen. Ito yung mas masarap mangarap.
Ito yung panahon mas masarap. Puro tulog ka lang. Diba? ito yung panahon mangangarap ka talaga. Pag-gising mo, oh, wala kang ibang gagawin eh. Kaya nga namimiss ko na pumunta sa third floor kasi pag naandun ako sa, sa may bubungan, sa third floor, makikita ko yung kalangitan, yung mga puno. Ay, ang sarap mangarap eh. Naalala ko po, Bishop, yung pinaglista nyo kami na mga... Parang bucket list, parang to-do list. Sa vision, ano natin, no? Vision casting. Mm-hmm. Hallelujah, talagang pag naaalala ko yung mga nilista ko ron, kung meron lang akong... By the number, no, nangyari at natupad. Siguro kung may CCTV lang nakatutok sa akin ng mga time. Kung sinusulat mo yung pangarap mo, no? Kasi, one by one, natupad. Yung dessert naman po natin, ang Panginoon na nagbibigay, di po ba? Sabi sa Philippians 2:13, yung mga pagnanasa na gusto nating maging mabuti tayo, kung sa sariling atin, hindi natin nanasayin yun, ang Lord talaga yung nagbibigay. Maliwalag yung sabi kay Hagay, write your vision. Amen. Ilista mo. Kaya nagiging ugali natin, di ba tradisyon natin sa PCMI Manila, bago magkatapusan ng taon, nagkakaroon tayo ng vision casting. Di ba? Ano yung gusto mong mangyari sa'yo sa loob ng taong to na darating, o limang taon? Sigurado, diba? Ngayon, maraming mga to-do list mga tao ngayon pag after ng pandemic, ano yung unang-unang gagawin? Diba? Punta ako ng ganun. Talaga ngayon eh. Usually, ganun ang isip ng tao. Punta ako sa ganitong lugar. Pero hindi nila nakikita. Napakababaw pagka ganun. Yun na po eh. Sana, napakababaw. Sana ma-enhance pa kung ano yung... Naalala ko yung magandang quotation. Ordinary mind, natural mind, talk about people. Ordinary mind, talk about events. Amen. But extraordinary mind, talk about ideas and principles. Hallelujah. Mas malalim yun eh. Diba? Pag pinag-usapan natin yung dream, hindi mo pag-uusapan yung mga tao. Pag-uusapan mo yung ideas, amen, yung principle, kung paano maabot yung dreams na yun. Maliwanag dito sa John 14 verse 1. Don't let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Sabi yan sa New King James Version. Amen. John 14 verse 1. Sino nagsasabi doon? Si Lord eh. Sinasabi niya yung mga... sa mga disciples niya. Kasi paalis na siya, malapit na siyang umalis nun eh. So, huwag kayong maglulumihanan. Maniwala kayo sa Diyos at maniwala din kayo sa akin. Sa panahon ng pandemya, wala tayong dapat paniwalaan kundi ang Diyos eh. Amen. Huwag kayong masyado rin tumutok dun sa mga news. Oo. Na puro mga negative thoughts yung mapapractice nyo. Ang dami pong fake news, di ba? Ang daming mga balita na para takuting ka lang eh. Doon ka sa good news tumutok. Oo, sa Bible na tayo pumunta. Para mawala yung trouble sa puso natin, di ba? Sabi niya sa Tagalog, John 14 verse 1. Ito po ang sabi, huwag kayong mabalisa. Oo, mabalisa ang ginamit. Sa iba, magulumihanan. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa akin. Amen. So, yun po, no? Napakagandang pangako ng Panginoon yun. Sa panahon ng pandemya, people will hurt you. Pwede kang saktan ng kapwa mo, but God will heal you. Amen. People will humiliate you. Pwede kang ibagsak ng tao, katulad ni Joseph, 'di ba? Binagsak siya ng mga kapatid niya. But God will magnify you. Tama yung kanta natin kanina, lifted up. Amen. Tataas ka ng Diyos, at pagkatapos kapag tinaas ka ng Diyos, dadaling ka sa liwanag. Katulad nitong ating camera, yung light natin, talagang liwanag eh. Itataas ka, pero dadaling ka sa liwanag. People humiliate you, God will magnify you. People will judge you, but God will justify you. People hate you, but amen, God will love you. Hallelujah. So pagka ganyan po yung ideas natin, mga prinsipyo natin, ay hindi mapupuno ng kabalisahan ng puso natin. Diba? Hindi mapupuno ng kabalisahan ng puso natin. Sa halip, mapupuno to ng kapayapaan, pag-asa, mapupuno to ng kagalakan joy, mula sa Diyos eh. Abiding diba? Joy. Oo. Maliwanag sa John 16:33, ulitin lang din natin. Amen. Sinasabi ko ang lahat ng ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa amen, akin. Sa sanlibutan ito ay maraming kapighatian. Ngunit magalak ka. Sa ibang version, ngunit laksan mo ang iyong loob. Amen. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan.
Huwag niyo pong kalilimutan yung live verse. Amen. Kasama tayo ron. We are more than conquerors. Kasama tayo doon. Amen. John 8, Romans. Chapter 8, verse 37. For we are more than conquerors. Punuin natin yung isip natin at puso natin ng salita ng Diyos. Kasi yun yung magiging ano natin eh. Magiging power natin eh. To reach our goal. 1 John 4:4, the spirit in you is greater than any spirit in this world. Yung spirito raw na nasa iyo, nasa akin, higit na mas makapangyarihan sa espiritong narito sa sandibutang ito. Diba? Napakasarap po. No? Remember po yung sinabi ni Hosea. No? Remember what prophet Hosea says. My people are destroyed for lack of knowledge. Yan, no? Totoo po yan. Hosea 4:6. No? Ulitin ko po, my people are destroyed for lack of knowledge. Marami pong tao napapahamak dahil kulang sa kaalaman. Amen. Little knowledge is dangerous. Tandaan po natin yan. Little knowledge is dangerous. Kaya itong si Joseph, talagang hinubog siya ng Panginoon eh. Dahil nung una, nalagay sa pangalan ng buhay niya dahil inano niya eh, broadcast niya yung ano niya eh. Yung dream niya eh. Binunod kasi sa mga kapatid niya. Kaya nalagay sa panganib eh, di ba? Muntik na siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid. Mabuti na lang, I think Simon ata, yung nagbigay ng suggestion, ihulog na lang natin siya sa balon. Tapos iwan na lang natin siya. Pero meron siyang iniisip na iligtas yung kanyang kapatid. Kaso, mas magulang yung mga kapatid niya. Pagbalik niya, naunahan na eh. Wala na si Joseph. Kasi, naikalakal na siya. Naikalakal na. Akalain mo si Joseph ginawang ano? Parang bote dyaryo na ibibenta. No? Ginawa siyang ano, kinalakal. Opo, yun yung ano eh. Anong panahon na yun, noon eh. Ayun ang term nila eh. Sa bentahan eh. Oo nga eh. Kinalakal siya. Alam mo, ako sa bahay kasi mahilig ako mag-ipon eh. Mag-ipon ako ng dyaryo, mag-ipon ako ng bote, mag-ipon ako ng lata, pati yung iniinom natin sa Coke, yung Coke in can, hindi ipon ko yun eh. Alam mo ba, minsan nakapagbenta ako ng worth na 3,000. Wow. Kaya lang, yung kamukha ko, si JM, ay grabe ang linis sa bahay. Lahat ng iniipon kong basura, magugulat ka na lang. Pag maraming marami na saka mawawala. Pasabi niya sa akin, "Daddy, binigay ko na sa mga basurero. Hayaan mo na silang kumita." Hayaan mo na silang kumita. Eh naalala ko 'yun eh, yung isang nakapagbenta ako ng malaking alaga. May dumating na kapatiran natin. Naalala mo si Hitman? Ay. Bago pa lang yata ako noon eh. Oo, si bago pa lang matindi. Ako yung laging biktima ng mga hitman. Hindi para barilin ko, hindi para... Si hitman, ilang beses bumalik sa bahay yun. Huwag niyo na pong alalaan niyo. Malaki naman yung pinalit sa inyo. Oo, Lord, grabe eh. Naman yung pinalit ni Lord. Yung isang isa na napagbentahan ko sa kalakal. Kaya nga, ay, bigay ko sa kanya. Kaya nga po may purpose kung bakit dumami na kami ngayong nasa paligid niyo. Oo, ngayon wala na makalapit sa akin eh. Oo, wala na makalapit sa akin ng mga nagpapanggap ng mga ano. Kasi lahat na nakapaligid sa inyo. Oo. Kasi yung para mga nakapaligid sa akin, daig pa yung presidential guard eh. Daig pa yung mga canine nun, Bishop. Oo, matitindi ang amoy nun. Oo, matitindi ang mga amoy nito. Andun, eh, mga general yun eh. Si General Bonok, si General Ed. Mayores Ed, yan. O Mayores Ed, nako. Eh, lalo na yung matangkad natin, si Kuya Jenel, no? Hindi Jenel. Kasi ito si Jenel, meron din kapatid na Jonel. Pastor, nagpapastor na pastor po. Pastor na yun, sa Allen. Dalawang church ang kanyang naitayo. Grabe, napakasipag. Lagi ko siyang tinatag eh. At pinapanood daw niya to. Kaya mapapanood niya na pinag-usapan natin siya. At plano nga niya na ano eh, na gusto niyang ipa-under, ipa-affiliate yung dalawang daughter church. Kung malapit lang sana yung Allen. Kaya lang, ilang madali lang. Paglagpas mo lang ng San Juanico matnog Bridge. Eh. Pagtawid mo ng matnog, alin na agad ang tumbok mo. Buti eh. Sana kung yung San Juanico Bridge, nasa Quiapo lang. Oo nga. Naalala ko yung pagbiyahe natin no, ng Tacloban, kung bus lang, sasakay tayo ng barko, tadaanan talaga natin ang alin eh. From matnog to alin eh. Eh, ilang beses na po ako nagbiyahe ng papuntang Bisaya kasi po ako may dugong Bisaya. Ang nanay ko po si Masbaranon, pero lumaki sa Cebu. Ang tatay ko po Taal na taga San Joaquin.
Calbayog City. So talagang may dugong Bisaya ako. At yung lolo ko naman po ay purong Bulakenyo, taga San Miguel. No? Pero lahat kami pinanganak sa Bicol at lumaki ho sa Manila. 1974 nang makarating ako ng Manila. At hanggang dito na nga po ako nung nagkaedad na sa Manila. So, pero blessing din dahil marami akong natutunan ng lingwahe. No? Hindi ako pwedeng ibenta ng mga sa lingwaheng Bisaya kasi nakakaintindi ako ng konti. Hindi na ako pwedeng ibenta sa salitang Bicolano kasi nakakaintindi ako ng konti. Eh ngayon, natutunan ko na rin yung wikang Espanyol. So hindi na rin ako mabebenta. Purihin po ang Panginoon. Dahil tulad na sinabi ko, delikado yung konting kaalaman. Kinakailangan po talaga ma-equip talaga tayo ni Lord para maabot natin yung mga pangarap natin. Amen. No? So ibabala po yan ni ano ni Hosea. Wow. So ano na yung keyword natin, Kredjen? Dream. No, napakaganda po na tayo po bilang mga anak ng Diyos, tuloy-tuloy lang mangarap. Kanina nga sinabi namin ni Kredjen, ito yung panahon para mangarap ka ng mga dakilang bagay. Wala pong bayad mangarap. Tama, walang bayad ang libre mangarap. Lang. Oo. Kasi kung ano yung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Mahirap, mas mahirap ang walang pangarap, di ba? Oo, mas mahirap ang walang pangarap. At kung hindi ka mangarap, walang kwenta ang buhay eh. Diba? Pinanganak ka para mangarap at yung pangarap na yon ay pwedeng matupad. Amen. Diba? Yung pangarap na hahantong hanggang sa langit, yan yung pinakamasarap. Amen, yun yung pinakamagandang pangarap. Naalala ko yung sinabi ng ating dakilang senador na si Manny Pacquiao. From nothing, God created me to something. At alam naman po natin ang buhay ng ating dakilang pambansang Kamao. Sabi nga nung isang coach and trainer, maaring lumipas na raw yung 1,000,000 taon, walang makakaabot sa record ni Pacquiao. 8 world division title ang nakuha niya. Eh, pinapangarap pa ata ni Pacquiao yung pangsiyam eh, lightweight. Na makuha niya yung ano na yun. Ewan ko kung matutuloy yung laban, pero nag-o-offer si Crawford ng mas malaking laban outside America. At alam mo naman, yung manager ni Crawford ay dati manager ni Pacquiao, si Bob Arron. At nag-o-offer siya ng mas malaki. Abangan na lang natin yan. So, abangan po natin yan. Hindi mo masamang mangarap na magkaroon ng ikasyam na titulo si Manny Pacquiao. Pwede na siya mag-ano, no? Pwede nang magpahinga. Alam mo ba na inihula ni President Marcos yung tungkol sa pambansang Kamao? Hindi ka po gano'n. Hindi mo alam. Merong hinula si Marcos na isa sa mga hula niya, 20 years from now, nung after EDSA Revolution, babagsak ang Pilipinas dahil hindi pinagana yung Bataan Nuclear Power Plant. So kung napagana ang Nuclear Bataan Power Plant, hindi sana tayo magkakaroon ng problema sa kuryente. So dahil hindi napagana yun, bumagsak ang economy ng Pilipinas kasi wala tayong kuryente during that time. Isa sa sinabi din niya, darating ang oras na ang Pilipinas ay mayroong hihiranging bayani at itatawag sa kanya ay pambansang Kamao. Sinabi ni Marcos yan. Si Pacquiao siguro, hindi pa ipinapanganak nun. Nung sabihin ni Marcos that, kasi Michael Keon, kilala niyo ba si Michael Keon? Hindi ko rin po inabot. Si Michael Keon po, siya yung pinaka-Olympic commissioner. Kasi dinidevelop ni Michael Keon yung mga atleta sa mga probinsya. Nandito siya sa Pinas? Oo. Kaya na-discover si Lydia De Vega, Elma Moros, yan, si Paing Nepomuceno, kung sino-sino pang mga atleta ang nabuo noong panahon yun. Doon binase ni President Marcos yung kanyang kapahayagan that one day hindi tayo titigil until such time na may mabubuong isang pambansang bayani mula sa sports at tatawagin siyang pambansang Kamao. And 20 years later, naganap yun. May lumabas na Manny Pacquiao na tinawag nating pambansang Kamao. Amen. So, alam mo, walang imposible sa pangarap eh, di ba? Si Pacquiao nang harap eh. Amen. Mula, kung alam niyo po si Pacquiao, tinawag siya na ano eh,
kid kula po. Mm-hmm. Alam mo ba yung kula po? Isang bote to na parang lapad, no? Isang uri to ng alak sa probinsya. So yun yung mga binibenta niya, pangangalakal niya. Kaya tinawag siya nung unang niyang laban, kid kula po. Until such time na natawag na siya na unti-unti siya nakilala hanggang tinawag na siyang Manny Pacquiao. Alam mo ba, sa pangalan lang po ni Manny Pacquiao, it's a prophetic word. Money. Amen. Anong tunog ng money? Pera. Mm-hmm. Tapos Pacquiao. Ano ibig sabihin ng Pacquiao? Parang ano, sa'yo na lahat. Sa'yo na lahat. So, gaya nangyari kay Manny Pacquiao, mm-hmm, pinakyaw niya lahat ng pera. Mm-hmm. Diba? Tsaka yung, ano, yung AKA niya, Pacman. Mm-hmm. Diba? AKA Pacman. Mm-hmm. Talagang kain ng kain. Diba? Yung Pacman na, mm-hmm, ano ba, video games na Pacman, mm-hmm, kain ng kain. So, alam niyo po, simpleng pangarap lang ni Manny Pacquiao. Mm-hmm. Mahirang siya na champion. At alam niyo may yung maliit na pangarap na yun, lagi isang malaking pangarap. Amen. At hindi lang siya basta naging champion. Nakapag-aral pa siya ngayon. At first time ng isang tao na walang formal education, nagsalita sa Oxford University. Wow. Yung mga tao na naandun po yung mga matataas na taong may pinag-aralan, doon nagsalita si Manny Pacquiao. Aba, mayroon akong kilala si Pastor Nail, taga Laguna, siya dating pastor ng PCMI Manila. Doon siya nag-doctorate sa Oxford University. Doon niya dinepensa yung kanyang dissertation. Amen. Mga matatalinong tao lang yung naandoon. Eh, pero imagine mo, isang Manny Pacquiao nakapagsalita. Sabi ni Manny Pacquiao nung nagsalita siya sa Oxford University, anong ituturo ko sa inyo? Hindi ako nakapagtapos ng college. But one thing na mapagmamalaki ko sa inyo, I study in the University of Life. Amen. Yun ang pinakamagandang university, University of Life. Kasi marami kang matututunan kapag ikaw ay nag-aral sa Universidad ng Buhay. So, mga kapatid, hindi po masamang mangarap. Amen. Sapagkat kapag nangarap ka, mangyayari po yung mga imposibleng mga bagay. One of my live verse po, Ephesians 3.20. Ano ba yung Ephesians 3.20? Bago basahin ni Kuya Jenel sa Tagalog, sabi sa English, God is able to do exceedingly, abundantly, and above all what you ask or think to the power of Christ working. Amen. Ito naman po sa Tagalog, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na nagahari sa atin. Amen. Hanggang ano po? Thank you, Lord. So, end up po natin sa isang prayer. Okay? Amen. Atin pong tapusin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Tandaan niyo po, walang imposible. Amen. Sa taong nangangarap. Bakit po? Imposible po sa tao, di ba? Ano pong verse yan? Paborito ko rin sa Luke. Luke 1:37. Amen. What is impossible to man is possible. Amen. To God. Meron po ako na buong word dyan eh. Imposible. Yeah. Amen. Imposible. No? Imposible. Imposible. Praise God. Imposible sa tao, ngunit simple sa Diyos. Paborito nga nila Pacquiao, yung Philippians 4:13. Mm-hmm. I can do all things through Christ who strengthens us. So, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin, isang magandang panalangin. Dear God, thank you for your amazing power and work in our lives. Thank you for your goodness and for your blessing over us. Thank you for your great love and care. Thank you for your sacrifice so that we might have freedom and life. Forgive us for when we don't thank you enough for who you are, for all that you do, for all that you've been given to us. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirit. Fill us with your peace and joy. We love you and we need you this day and every day of our life. We give you praise and thanks, for you alone are worthy. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise be
to God. Isa na naman pong magandang araw ang ating pong pinag-usapan dahil po ito ay salita ng Diyos. At tinasabi ko po, muli po namin sinasabi sa inyo, hindi imposible na mangarap. Kasi yung imposible ay pwedeng maging posible. So Kuya Jenel, parting word. Salamat sa Panginoon sa privilege na makasama po niyo, Bishop, sa Amen. Tahanan na ito. Parang tahanan na natin ito kasi addict na tayo lagi. Salamat sa pamilya ng UCAP Radio at TBN Asia Channel. Thank you sa Amen. Binibigay niyo sa aming privilege na makapagbahagi ng mabuting balita sa panahon na ito. Pasalamatan din natin mga sponsor natin. Road. Amen. Microphones, SK Audio, syempre TBN Asia and UCAP. Salamat po sa kay Sir Kevin na nagbibigay sa atin ng oportunidad na mag-broadcast po ang programang ito, Tinapay at Tubig ng Buhay. Handaan niyo po ang sabi ng Panginoon. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi magugutom. At ang sino mang nananalig sa akin, kailanman ay hindi mauuhaw. Ito po, si Bishop Larry, nagsasabi pong, we love as one, we serve as one, we work as one, and we win as one. And together as a nation, we heal as one. To God, be all the glory. Marami pong salamat. See you! Sa Tuesday po. To God be all the glory. Stay safe. Stay blessed.